Sinabayan ng kilos protesta ng iba't ibang grupo ang pagunita ng Independence Day sa bansa at ang tema, Hands of the Philippines. Binatikos na mga ito ang reclamation activities ng China sa West Philippine Sea, gayon din ang pakikialam ng Estados Unidos sa maritime dispute. Si Juliet Carangian sa detalye. Nagsama-sama ang mga miyembro ng Pilipinong nagkakaisa para sa soberenya o Pinas, bagong grupo na pinangunahan ni dating Senador Rene Sagisag. Sa harap ng Consulate Office ng China sa Makati City sila nagkilos protesta. Ayon sa grupo, dapat isulong ang people power para ma-pressure ang China sa usapin ng West Philippine Sea. Pero ipinakita rin ang kanilang pagtutol sa Amerika na anila'y nakikialam na naman ng Estados Unidos sa maritime dispute ng China at Pilipinas gayong napatalsik na sila sa teritoryo ng Pilipinas noong 1991. Kaya ayon kay dating Senador Sagisag, magkaroon dapat ng independent foreign policy at irespeto ito ng bawat bansa. Si Sagisag ay isa sa pumabor noon sa pagpapaalis ng base militar sa bansa. Hindi dinidikta nito mga higante sa ating mga langgam. And to me, the response today, which will be the beginning, will show na may widespread support na hindi tayo basta pwedeng baliwalain. Kaya ang iba pang militanteng grupo na sumama sa protesta, sinabing hindi paganap na malaya ang Pilipinas. At pinag-iinteresan nila ang bansa dahil sa mga likas na yaman dito. Babala nila, titindig at lalaban sila para sa bansa. Hindi naman agad nakalapit sa Chinese Consulate ang Di Ka Pasisil Movement na pinangunahan ni dating National Security Advisor Roy Logoles na tumututol din sa agresibong hakbang ng China sa West Philippine Sea dahil sa mga reclamation projects nila sa isla. Pero nilinaw ng grupo na kinakalaban lang nila ay ang bansang China pero ang suporta ng Estados Unidos sa gobyerno sa usaping ito ay makakatulong, ani Goles. Ayaw nila na may kakampi tayo. Pero nung una, nung wala pang kumakampi sa atin, hindi naman sila naglarali dyan sa Chinese Embassy, kami lang. Pero ngayon nakita nila may katapat na, biglang nagpunta sila dyan. Isang araw, isang linggo, ay nagbigay ng imbitasyon ang China for a bilateral. Dati tahimik sila. Tapos bigla na lang sila nagsabi magkaroon ng bilateral na tinututulan naman ng gobyerno natin sapagkat ayaw natin ng bilateral, gusto natin multilateral. Pag-alis ng naunang grupo na nasa harap ng Chinese Consulate saka sila nakalapit, kasama ang grupong West Philippine Sea Coalition. Sa pangunguna naman ni dating DILG Secretary Rafael Alunan III, panawagan naman ng grupo itigil na ng China ang pambubuli sa Pilipinas. Ang China is an illegal occupant of the West Philippine Sea. It is undertaking aggressive actions to expand its security perimeter. Kasi hindi lang naman Pilipinas ang nagagalit siya sa kanila eh. Ngayon, pati yung G7 nations ay galit na. Naintindihan na ng Amerika na sila yung target, pati yung China, at saka ang free world. Kasi pag kinontrol ng China yung South China Sea, kontrolado nila yung global trade. Sumama rin sa protesta ang Revolusyonaryong Alyansa Makabayan o RAM na binuo ni retired Brigadier General Danilo Lim para ipakita ang kanilang suporta sa teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Samantala, itinuloy sa US Embassy ng mga demonstrador ang kanilang kilos protesta. Nagpumilit pa ang mga rallyista na makalapit sa embahada subalit agad na nakaposisyon ang mga anti-riot police. Sinabi ni Bayan Muna Representative Nery Colmenares, hindi dapat umasa ang bansa sa tulong ng Amerika lalo na sa pagresolba ng territorial disputes. Sa hulian niya, dehado ang mamamayan bunsod ng mga dipantay na kasunduan gaya ng Visiting Forces Agreement at ang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Hindi natin sineselebrate ang ating araw ng kalayaan ngayon. Sineselebrate natin ang deklarasyon sa ating commitment na ipagpatuloy ang laban para sa tunay na kalayaan. Pero huwag tayong pumunta sa Estados Unidos. Ang tunay na kaibigan, hindi tumutulong yan at humihingi ng kapalit katulad ng US. Juliet Carangian, Eagle News.